Hello mga ka-video, okay? Bago ang lahat, shoutout muna tayo sa ating mga ka-video, okay? Shoutout kay Jeric de la Cruz at kay Alvin de los Santos. Gayun din kay Alexander Alzate. Okay mga ka-video, okay? Para sa mga nagtatanong kung ano magandang gamitin para sa ating amplifier, para sa ating video, okay? Ang isa sa hinahanap ko para sa ating video, okay, is yung matitimpla mo yung individual na microphone natin sa video, okay? Kasi minsan may mga customer na gusto dalawa ang microphone. Meron namang isa lang. Meron talagang minsan humihirit pa ng isang microphone para maging dalawa. So kaya ang hinahanap ko sa ating video, okay, is yung pwede mo siyang timplahin bawat isa or individual na microphone per channel. Pwede mo siyang timplahin ng maayos, kumbaga kasi meron mga singer na malalaki yung boses or malalago nga kagaya ng ganyan, tapos meron din namang mga payat na kailangang patabain yung sound ng boses nila, at meron din namang sobrang bass ng boses nila, kaya minsan kailangan natin papayatin, okay? Kaya ang hinahanap ko sa ating pang video, okay, is yung matitimpla mo siya individual, parang naka-mixer. Kung i-compare mo yung mixer kasi individual, kung 1 to 5 per channel, sa isang channel na microphone, pwede mo siyang timplahin na patabain, pwede mo siyang papayatin, ganun, dagdagan ng echo or bawasan ng echo, yun po yung aking hinahanap sa ating pam-video, okay. So, meron tayong tatlong amplifier na pagpipilian. Pero meron pa mga amplifier na mas maganda sa tatlo nating dinedemo ngayon. Okay, ngayon lang is meron lang tayong tatlong amplifier na available para ipakita sa atin yung isa-isa. Okay, umpisahan natin kay 502 Concert. Kasi kadalasan ang gamit ng mga video okay ngayon is 502. Mura na at malakas pa. Maganda na rin yung quality ng sound niya. So ito nga yung ating 502 na Concert. Kung magma-microphone tayo o kung naka-input ang ating microphone sa ating amplifier, eto siya. Kung dito tayo sasaksak, 1 and 2 meron siyang per channel na 1 and 2 na microphone. At ang volume niya is isa lang. Sa dalawang 2 input na microphone, iisa lang yung kanilang volume. Pinagsama sila. At isa rin yung kanyang echo. So, ibig sabihin, kapag mahina ito, or malakas ang volume nito at mahina yung ating mic 2, may posibilidad na humingi pa ng lakas ng volume itong mic 2, kaya itataas natin to. Dahil kapag tinaas natin to, lalakas lalo si mic 1, yun yung magiging dahilan ng kanyang feedback. Okay? Kasi minsan may mga singer na mahina yung boses at may singer na malakas yung boses, kaya minsan hindi sila nagpapantay, kaya ayan, kailangan individual yung kanyang volume. So sa 502 po mga ka-video, okay, iisa lang yung kanilang volume. Sa mic in 1 and 2, isa lang yung kanyang volume at isa rin yung kanyang echo. May mga singer na nagpapabawas ng echo. May mga singer din naman na gusto malakas ang echo. At isa pa, isa yung kanilang volume at iisa rin yung kanilang pinaka-equalizer. So ayan na nga po. Bass, mid, at treble. Sa sitwasyong ito mga ka-video, okay, oras na binago mo ang timpla nito, timpla ng ating bass, mid, high or treble, mababago rin po yung timpla ng inyong player or ng inyong song. Kung gusto nyong patabain yung inyong player or tugtog, dadagdagan nyo ng bass. Kaya yan, syempre babayo siya, masarap sa pakiramdam. Ang problema, pati yung timpla ng ating vocal madadamay sa ating timpla ng ating bass. So yung kanyang equalizer, damay-damay na kung anong timpla ng vocal at ng ating player, gayon din yung ating player, kaya iisa lang yung kanyang equalizer. Kaya hindi ka makapagtimpla ng maayos sa ating vocal dahil nga hinahabol mo naman yung tugtog ng timpla ng tugtog. Kasi sa mga tugtog kailangan medyo busog yung sound niya. Sa vocal naman medyo kailangan masagitsit ng konti at medyo bilog na rin. So medyo magkaka-contra silang dalawa sa kanilang sounds. Okay, punta naman tayo kay 735. Ito, say 735,
Ang wattage pala ng ating 5 auto is 600 watts. Mataas na rin siya. 600 watts. Kay Sakura 735 naman is 700 watts per channel. So ito naman yung kay Sakura 735. Meron siyang tatlong input na microphone. 1, 2, 3. Ganun din, pinagkaiba lang kay 502 at 735 is meron silang sariling volume, mic volume. May mic 1 volume, mic 2 volume, mic 3 volume. Iisa yung kanyang echo or effect. Yan yung effects niya. Gayun din yung equalizer nila. Mic bass, mic mid, mic treble. So, kapag nagtipla ka ng microphone 1, madadamay na yung mic 2 at mic 3 kapag nagtimpla kayo ng mic. So, hindi sila individual. Sa kanya naman player, pag nag-input tayo ng player, meron naman siyang sariling equalizer. Ayan. Yun yung pinagkaiba nila medyo sa 502 at Sakura 735. Yun yung pinagkaiba nila. Yung equalizer ng player is magkahiwalay sa ating vocal. Matitimpla mo yung vocal ng sarili niya at matitimpla natin ng maayos yung ating sounds input sa ating player dahil meron siyang sariling equalizer na bass mid, bass treble. Okay? Ang problema lang sa kanya is iisa lang yung kanyang timplahan. Ibig sabihin, pag tinimpla mo yung mic 1, madadamay na yung timpla ng mic 2, mic 3. Kung mabass yung kumakanta sa mic 1, mapayat yung kumakanta sa mic 2, mababago yung timpla ng mic 2, hindi mo sila matitimpla ng maayos ng individual. Okay? So, ayan nga si 735. At ngayon, pumunta tayo kay Sakura 733, mga kabidyo okay. So, ito nga si 733, mga kabidyo okay. Mapapansin nyo, ang dami niyang pihitan. Parang style mixer siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na individual yung kanyang equalizer or mixing. Sa isang channel meron sa microphone ng sa input ng ating microphone ng 733 meron siyang tatlong channel. Yan 1 and 2 and 3. Pwede kayong magsaksak ng tatlong microphone. At meron din po siyang individual na equalizer na kagaya nito. Meron siyang mic volume, balance. Pwede mong palakasin siya sa left channel or right channel. Pwede ring patayin niya sa left channel kung gusto niyo lang. Pero yan po yung trabaho ng ating balance. Dapat lang siya nasa gitna para balance yung kanyang sound. At meron din po siyang echo na individual na sarili. Meron din siyang low. Meron din siyang mid at high. Ang kagandahan sa ating 733, ito mga kabidyo okay kasi matitimpla mo nga yung microphone individual. Kunwari sa isang microphone, may gumagamit na mabass ang boses niya. Pwede mo siyang bawasan at taasan yung ating high mid para medyo mabawasan yung kanyang sobrang bass ng boses. At kung sa mic 2 naman ay may gumamit na mapayat yung kanyang boses, pwede mo siyang patabain sa pamamagitan ng sarili niyang equalizer. Yan yung kagandahan sa ating 733 dahil sarili niya yung kanyang may sarili-sarili silang mixing sa ating vocal. At the same time mga kabidyo, okay, meron pa siyang sariling sa input sa ating player na pwede mo pa rin siyang patabain o gusto mo siyang pabayuhin ng husto, dagdagan ng bass. May sarili siyang sariling EQ sa ating player input at meron pa rin siyang master channel. So itong master channel na to, malinis na yung ating sound dito sa vocal at natimplan na rin natin yung ating sound or DVD player input sa ating likod dahil ito po ay sarili ng volume ng ating player. Music po yan sa ating input sa likod. At ito po yung kanyang pinakamain na EQ. May sarili pa siyang volume, balance, low, mid, high. Kung tutusin mga kabidyo okay, itong ating equalizer sa master channel na to halos pwede na siyang, kanya lang siya, alas 12 lang siya. Kasi natimplan nyo na ng gusto sa kanya-kanyang mga channel, kagaya ng vocal. At meron pa siyang echo. Ayan, mixing natin sa echo natin. Kung gusto mo pang palakasin yung echo nila, pangkalahatan sa ating vocal, pwede nyo pa siyang dagdagan yung effects natin. Meron siyang repeat at delay.
At ang wattage pala nitong ating Sakura 733 is 450 lang siya. Mababa lang siya pero maganda yung kanyang meron kasi siya sariling equalizer. Kung sa palakasan lang ng wattage mga ka-video, okay, mas malakas si 735 dahil ang wattage niya is 700. Meron pa siyang 4 ohms. Lalo pa siyang lumalakas kung naka 4 ohms kayo. Sa wattage malakas si Sakura 735. Sumunod dyan si 502 malakas yung kanyang wattage. At si Sakura 733 is 450 watts lang. Kung akong tatanungin kung palakasan lang ng wattage nila, dito na ako kay Sakura 735. Kaya lang, ang hinahanap ko sa ating video, okay, is yung matitimpla ko individual yung ating microphone or input ng ating microphone. Kaya ang madalas kong gamiting amplifier is 733 dahil mas napipilter ko yung sound ng ating vocal dahil sa may individual siyang mic board. At sa 733 talagang quality yung sound niya. Kahit medyo mababa yung wattage niya pero subok talaga yung kanyang performance. Talagang maganda siya. Marami na rin gumagamit ng 733 mga kabidyo, okay. Ang style kasi nitong 733 para siyang mini mixer na siya. Para siyang nakamixer na pwede mo nang timplahin bawat isang ating vocal. At sa pagandahan naman ng echo or delay, syempre mas maganda itong si 733 at si Sakura 735. Dahil yung delay nila, natitimpla mo pa siya. Kung i-compare nyo kay 502 na echo lang talaga siya, wala kang ibang pagpipilian kundi echo lang. Wala ka ng delay or reverb or repeat, natitimplahin. Hindi kagaya kay 733 at kay 735. Ito kasi yung mga delay pa ni 735, meron ka pang pagpipilian na apat. Sa pamurahan naman, syempre mas mura ang ating 502 dahil umabot lang ito ng mga 4,000 plus pababa or 3,000 to 5,000. Diyan lang siya naglalaro yung price niya. Sa price naman ng ating Sakura is umaabot siya ng mga 735. Medyo mas mahal ngayon si 733 dahil si 733 umaabot siya ng mga 6,000 to basta lang lamang si 733 ng price kaysa sa kay 735. Dahil nga mas mabenta si 733 dahil yung kanyang individual na microphone pwede mo siyang i-mix kaya medyo umaangat yung price ng ating 733. Kahit medyo mababa yung kanyang wattage na 450 watts, mas malakas or mas mabenta si 733 dahil nga sa kanyang performance na kagaya nito, pwede kang mag-mix ng ating microphone vocal. So ayan na nga mga ka-video okay, unang-una sa ang hinahanap ko sa ating amplifier para sa ating video okay is yung matitimpla mo yung individual na microphone at matitimpla mo rin na maayos yung ating player. Yun yung unang-unang hinahanap ko sa ating amplifier para sa ating video okay. Basta matimpla mo ng maayos yung ating vocal at matimpla ng sarili ng maayos din yung ating player. Sa mga gumagamit naman ng input ng player ng kanilang microphone or yung microphone nila is nakasaksak sa kanilang player, maganda ang echo nila kaya lang kapag titimplahin mo na yung inyong microphone, hindi mo siya matimpla kung gusto mong itaas yung kanyang mid or dagdagan yung kanyang high dahil kulang siya sa high or sa gitsit. Yun ang problema sa mga nakasaksak sa kanilang mga player. Oo, maganda yung kanilang effects or mga echo, mga delay. Kaya lang ang problema kasi hindi mo siya matimpla ng maayos ng personal sa sarili niyang microphone. Matimpla mo man siya, yung ating vocal sa ating player. Matimpla mo man siya sa kanyang player. Kaya lang pagdating sa amplifier, syempre yung timpla ng amplifier natin is yung hinahabol mo din is yung tugtog, hindi yung sa vocal. Kaya mas magandang kumanta or masarap kumanta yung nakasaksak mismo siya sa ating amplifier dahil nga natitimpla mo siya ng maayos. Natitimpla mo yung vocal mo na kung anong gusto mong palabasin sa ating speaker, kung gusto mong palutangin yung vocal mo or pasagitsitin. Ganyan, yun yung pinagkaiba ng nakasaksak sa player at sa amplifier. Kung magko-compare kayo ng tunog ng input sa player ng microphone at ng amplifier, mas malakas ang buga ng ating vocal kung nakasaksak ang ating vocal sa ating player kumpara sa amplifier. Mas malakas ang buga ng input sa amplifier kumpara kung nakasaksak yung inyong microphone sa player.
Pero kung nakamixer kayo, mas maganda kasi matitimpla nyo na maayos yung inyong vocal at matitimpla nyo rin yung inyong player. Kunwari, meron kayong mixer, tapos papapasukin nyo kay 502 or 735, mas maganda yung kanyang tapon dahil masasala nyo maayos yung inyong sounds na gusto nyo palabasin sa inyong speaker. Kaya kung ako tatanungin nyo kung gusto nyo medyo mas malinis ang labas ng inyong vocal is kumamit kayo ng Sakura 733. Kung nagtitipid naman kayo, 502, medyo mura-mura. At kung gusto nyo naman ng mas malakas or medyo malakas, 735. Sa huli kayo pa rin po ang magdidesisyon kung ano ang gusto nyo gamitin sa inyong video oka player. Sa akin lang, isineshare ko lang yung ang karanasan ko sa ating video oka. Pero sa totoong buhay mga ka-video oka, hindi lang yan tatlo ang pagpipilian natin. Marami pang amplifier ngayon na pwede nyo pagpilian na mas magandang klase. Okay, isa na rito yung pwede nyo pagpilian ng kagaya nitong ating eto, GX300 or 3000. Kung mapapansin nyo, mayroon siyang sarili-sariling equalizer sa 1. Meron siyang 4 channel, meron siyang gain. Meron din siyang low, mid, high. Ayan, kung gusto nyo matimpla na maayos inyong vocal, habang kumakanta, ito ang mga kailangan nyo, individual, matitimpla nyo yung inyong microphone. At the same time, meron pa rin siyang equalizer. Sala na siya sa per channel nyo, mas masasala pa siya sa inyong equalizer. Kagaya yan, isa lang to sa mga magandang pang video okay. At mataas na rin yung kanyang wattage na 750 watts times 2, left and right. So ayun na nga mga ka-video okay, hindi lang itong 733, 502 or 735 ang pwede nyong pagpilian. Marami pang amplifier na pwede nyong pagpilian na kagaya nitong GX300 or 3000. Hindi ko lang alam kung magkano ang price niya, pero marami ako naririnig na mas maganda rin yung kanyang tunog, quality rin yung kanyang sounds, pero hindi ko pa siya natatry. So hindi ko naman sa binababa si Concert mga ka-video okay. Maganda rin si Concert, maganda rin yung kanyang quality ng sound, kaya lang sa hinahanap ko nga sa ating video okay is yung matitimpla mo siya individual. Yun lang yung aking point sa ating video ito, sa ating para sa ating video okay, yung matitimpla mo siya na maayos, kasi minsan maseselan nga yung ating mga nagre-rent ng ating video okay, minsan ngongo, mabase, mahay, ganyan, dalawang microphone kailangan ko, ganyan, ganyan yung mga demand nila, kaya ito yung aking napupusuan kumbaga, si 733. So ayan mga ka-video okay, sana may napulot kayong technique muli sa ating video okay. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan, subscribe na po kayo and notification bell para lagi kayong updated sa aking mga ginagawang video. And pakilike na rin po and comment kung may katanungan kayo. At hanggang sa muli, maraming salamat and God bless po sa inyo lahat. Salamat.